Hello mga tita Inday. Good afternoon. It's a warm Sunday afternoon and I'm here again. But before we begin talking about our latest topic in beauty pageant, I would like you to hit and click the subscribe button. Thank you. So ano po yung pag-uusapan natin ngayon, guys? So meron akong dalawang topic na ipipick to tackle today. So first one is yung interview kay Miss World Organization Chairperson Julia Morley, and the second one is yung pag-award ni Mother Swan doon sa mga trolls sa Miss Universe page. Okay. So first one, nandito ngayon sa Philippines ang Miss World Organization dahil ang Philippines ang host country ng Mr. World 2019. And actually, few days ago, nagkaroon ng interview ng mga madlang people na involved sa magganap sa international pageant na to. Okay? Sa Long Hotel. So, andun si reigning Miss World 2018, Vanessa Ponce ba? Of Mexico, and the past queen, Stephanie Del Valle. And of course, yung head ng Miss World Organization, si Julia Morley. So, yung interview lasted for 30 minutes. And during the interview, merong isang nagko-cover ng pageant na nagtanong kay Julia Morley about sa cooking show na tinatag sa Miss World. And then, when Julia Morley was asked, she could not stop laughing. Talagang yung tawa niya talaga ay sobrang, talagang tuwang-tuwa siya dun sa tinanong sa kanya. Okay? For me naman, parang awkward yung dating ng pagtatanong. Kasi yung boses ng nag-i-interview, parang halatang parang medyo gigil. Okay? Parang medyo gigil na parang hindi naman siguro bitter. Parang siguro parang nadala na siya ng kanyang emosyon habang tinatanong niya yon. Kasi, as we all know guys, no? Super na-appreciate na natin yung Miss World. At minahal natin ang Miss World nung nanalo si Megan Young. Okay? Nung 2013. So talagang super duper support ang mga Filipino. But, with the recent years, na nagpapadala tayo ng mga highly competitive candidates sa Miss World, parang na-realize ng mga Pilipino na parang may something. Kasi parang yung winner ay predetermined. So lalo nung nag-compete si Catriona Gray sa Miss World 2016, alam naman natin guys, malinaw pa sa sikat ng araw na siya talaga yung panalo that night. And hindi lamang tayo mga Pilipino fans ang na-shock that night na hindi nanalo si Catriona, kundi pati na rin naman yung ibang lahi na naging dahilan kung bakit parang medyo lumamlam ang affection ng mga kapwa natin na Beckys sa Miss World Organization. And talking about the transparency of the organization in choosing the winner, talagang minsan magugulat ka kasi paiba-iba kasi ng rules ito si Julia Morley. Let's say, this year, papayagan niyang may swimsuit competition. Tapos bigla na naman sa susunod na taon, wala na naman. Okay. So siguro parang strategy niya lang to para maraming countries yung mag-franchise ng Miss World. Siyempre, more franchise, more money. And doon naman, balik tayo dun sa nagtanong about kay Julia Morley na cooking show daw ang Miss World. Come on! 2019 na! Let's move on, no? Si Catriona nga nag-move on na eh. Tapos tayo, or yung ibang pageant fans ba? Hindi ba mag-move on? My goodness, this universe na nga si Catriona. Hello guys! Nako! Let's stop being bitter. Kasi yung unang naapektuhan dito ay yung mga representatives natin. Though hindi naman directly na
sasabihin ni Julia, syempre, mga fans yun, mga trolls lang mga yun, ng babash. Pero syempre, naapektuhan yung image ng candidate natin, especially ng country natin, yung mga representative natin. So, let's move on. Let's be nice. Let's accept defeat. Diba, ikaw nga, meron tayo tinatawag na sportsmanship. Yung being a winner, it's not winning the crown. Okay? It's accepting defeat. Yun yung totoong nananalo. Yun yung totoong panalo. So, mag-move on na tayo. Tagal na yun eh. Okay? And number two topic na pag-uusapan natin, itong may na-awardan ng bonggang-bongga. Okay. So, ano ba tong issue na to? So, si Mother Swan, no? Parang hindi na niya siguro na-take yung pambabash sa Reyna natin doon sa Miss Universe page. So, nag-react na po si Mother. Okay? Hindi niya daw papayagan na yung mga reigning queens natin or yung reigning Miss Universe ay lalait-laitin lang ng mga trolls na to. And then, there is this certain Indonesian troll who keeps on pretending that he is a Filipino. And he's always bashing our queens. Especially about the travels of our reigning Miss Universe. So dahil parang below the belt na nga yung hirit nitong troll na to, hindi na natiis ng lola natin. Talagang inawardan ng bonggang-bongga. So, ngayon, na-realize natin na itong Miss Universe organization pala ay nagbabasa din pala ng mga comments doon sa Instagram, okay? Ng mga fans at ng mga bashers. So, sa mga kapwa Pinoy natin, iwas-iwasan natin yung mga bash. Okay? Let's be nice. Even though you feel that it's not that really good, pero be professional, di ba? And ano nga bang epekto nito? Of course, kawawa naman yung representative ng Indonesia. Kasi nagkakaroon din ng stain yung kanyang pangalan. Okay, representing Indonesia. Parang nagkakaroon tuloy ng negative image na, ay, ganito pala itong mga Indonesia na to. Wala nang ginawa kundi manira, mag-pretend. So, actually, sinerch ko yung Instagram nitong si certain Joe Pendo. Okay, he's pretending to be Pinoy. He said he's a Filipino, but then you could see there below the Instagram the Indonesian flag and then Indonesian words, okay? So, sa profile niya, makikita niyo po yung Indonesian flag tsaka yung mga Indonesian words na hindi ko rin maintindihan. And then, talaga magtataka ka. Ang Pilipino kasi hindi naman ganun mag-English, di ba? Hindi tayo yung tipo na pag nag-English eh parang kamatis. Though, hindi ganun ka-perfect yung spelling ng ibang mga Pilipino, pero talaga madedetermine mo na hindi Pilipino the way mag-construct ng sentence. So, ngayon, tong lolo mo napansin ng mudra natin, and then tuloy na-awardan. Okay? So, wag na po natin hintayin na pati tayo mga Pilipino ay ma-awardan din. So, maging nice po tayo always. Hindi lang po Miss International Organization ang sasala ng mga comments doon sa kanilang Instagram, kundi pati na rin ang Miss Universe. So, wag po nating tularan itong mga troll na to, itong mga bashers na to. Wala na tayong magagawa eh. They're always be there to bash our queens, to compare their queens to us. And then, lately lang, no? Nag-browse ako ng MU Instagram. So, nakita ko doon na sinumpare na naman ito si Gazzini, saka ito si Frederica. And yung pinaka-worst is, sabihan ba naman ikaw na wala kang tatay? I-aware naman tayo wala siyang tatay, hindi niya kilala yung tatay niya. So parang pati yon, yung bagay na yon, ginagamit ng mga Indonesian trolls at Indonesian bashers para saktan yung damdamin ng isang tao. So wala tayong karapatan na saktan yung damdamin ng isang tao. Hindi naman niya naging kasalanan kung pinanganak siyang wala siyang tatay. So dumating sa point na kinocompare pati yung tatay nila. Parang mga hindi nag-iisip, ano? So, hindi naman ganyan kasama yung mga Pilipino. Na-provoke lang naman talaga eh, yung mga pageant fans ng mga Pinoy. So, siguro, ang pinaka-better na gagawin is behave, ignore the bashers, do not mind them, okay? Kasi pag hindi mo naman pinansin, titigil din yung mga yan eh.
kahit pansinin mo, wala pa rin mangyayari. Okay, hindi pa rin, hindi ka pa rin mananalo sa kanila. Kasi, ganun nga kasi ka talaga ka-threaten ang mga Indonesians, tsaka yung ibang mga Thais pagdating sa mga queens natin. So, hindi talaga may iwasan yun kasi na merong jealousy, na merong comparison about their queens and the Filipina title holders. Okay? So, one advice na may bibigay ko lang po sa ating mga katropa dyan. Okay? Be kind. You can never go wrong with kindness. Ika nga ng nanay ni Megan Yang, di ba? So, let's be kind at all times. Okay? So, how I hope you like our topic for today, mga ka-indays. And you watch out for my next vlog.